College Hill Presbyterian Church sa Oxford, Mississippi. At ito po ay itinayo ng 1844. Ang mga mananampalataya doon ay inspired dahil po sa almost 2 centuries na ang nakalipas. Ito ay tinuturing na historic building, subalit minsan ay natagpuan nila ito na ito po ay nasusunog at hindi nila napigilan, devastated yung building na ito after the fire broke out last August 13. Ang mga tao masyadong nalungkot dahil po yung pulpito nagunaw, nasira ang mga building nila, ang mga salamin, lahat sira. At imagine mga kapatid, yung kanilang gathering place na iyon ay agad-agad sa ilang iglap lamang ay natunaw dahil sa malakas na apoy. Pero isa sa huge comfort nilang lahat, yung isang bagay po na 180-year-old Bible, imagine yung pulpit na sunog pero yung Bible hindi naapektuhan. 180-year-old na Bible. At ang matindi pa doon, lagi po itong naka-open. Pero sa isang hindi parang tila sinasadyang pangyayari, nung nasunog yun, naisarado nung huling nagbasa ng scripture doon sa pulpit na yon. Naisura, naisarado. Hindi nasunog. Kamangha-mangha. Pero walang mysticism na anumang sabihin natin, ang Bible talaga ay naghihimala. Hindi ho sa external yun eh. Hindi nilikha ang Biblia para sambahin natin. Hindi nilikha ang Biblia para ilagay sa altar at doon na lang natin siya yukuran, lagyan ng kandila. Hindi ganoon ang paraan ng pagsamba. Sa Old Testament, maraming mga symbols. Pero tinanggal lahat yung symbols pagdating sa New Testament at ang sentro ng pagsamba, yung salita ng Diyos, pero dapat mapakinggan. Hindi panlabas ang pagsamba, kundi sa puso na kung saan nakasentro tayo sa Panginoon. Makikita natin yung halaga ng Biblia dahil ang mensahe nito ay hindi mawawala at mananatili ito at yung kapangyarihan nito na baguhin ang taong makasalanan gaya natin at iligtas ang marami pang tao at ingatan sa anumang kasalanan at sa pagharap sa iba't ibang uri ng laban sa buhay, kayang gawin yon ng salita ng Diyos. Mawawala ang langit at lupa, hindi kahit kailanman ang kanyang mga salita. Ang Biblia na ito, literally pwedeng masunog, pero yung mensahe nito mananatili. Ito rin po mismo ang isa sa idiniin ni Apostol Pedro kung papanong tayo ay mananatili po sa harap ng mga battle natin sa buhay na ito. Nakita natin doon sa chapter 2, binigyan ng babala ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya against false teachers. From false teachers sa chapter 2, doon dito tayo sa chapter 3, mga scoffers o yung mga manlilibak. Ito yung mga taong nanunuya sa katotohanan, sa mananampalataya. At sila po ay isa rin sa mga pakana ng Diablo para tayo ay pabagsakin, pahinain at hanggat mas maari ay tumalikod sa pananampalataya. Pero makikita natin dito from verses 1 to 7, idiniin ni Apostol Pedro dito kung ano ang pinakamahalaga para sa lahat ng mananampalataya noon pa man sa lumang tipan hanggang sa kasalukuyan. Kung titignan natin, verses 1 and 2, tignan natin, alam natin ngayon lahat ay merong access sa libreng Bible. Kaya sa Tagalog, ganito, mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo at sa dalawang ito'y ginigising ko
ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo, na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Diyan muna tayo. Down to verse 7 yung ating tatalakayin. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan sa umagang ito is the Holy Scripture. Po, yan po yung topic natin, ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay ang ating solidong pundasyon, kalasag at lakas upang harapin ang mga manlilibak upang maging handa rin tayo sa pagbalik ng Panginoon. The Holy Scripture is our solid foundation and strength to face the scoffer and be prepared for the Lord's return. The Holy Scripture. Yun ang pinakamahalaga sa buhay natin. Gaano man ang ating talino at galing, husay, kakayanan, pag ang salita ng Diyos ay pinabayaan, kakapusin tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Napakahalaga ng banal na kasulatan. Dito makikita natin kung paano idiniin ni Apostol Pablo ito sa kanyang mga mambabasa noon pa lang. At yung kanyang basis ay hindi lamang po sa kanilang mga itinuro, kahit pa yung itinuro mula pa sa lumang tipan. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Believers needed to be reminded the importance of the Holy Scripture. Yan po yung una. And then ikalawa, believers need to be prepared to face against scoffers. Kailangan natin maging ready na po harapin ang mga scoffers while waiting for the Lord's return. Abot po niyan yung verse 7. Habang naghihintay tayo sa pagbalik sa Panginoon, pagbabalik ng Panginoon, mas titindi po ang battle natin sa mundong ito, crisis. Hindi lamang po crisis pagdating sa finances, crisis pagdating po sa mga food, o saan man mga needs natin physically, pero pinakamatinding crisis, spiritual crisis. Pinakamatindi yun. What is at stake, mga kapatid, sa ating crisis sa spiritual is eternity. Kung hindi tayo magtagumpay sa laban sa buhay espiritual, walang hanggan ang pagkalugi at pagkatalo natin. Kaya kung meron mang tayong dapat bigyan ng focus sa buhay natin, hindi lamang sa umagang ito, ay ang salita ng Diyos na siyang pinakapundasyon ng ating buong buhay at pagkatao, salita ng Diyos. Pag-usapan natin ngayon yan. From verses 1 and 2, makukuha natin kaagad yung first pointers natin. The importance of the Scripture. So the believers needed to be reminded about the importance of the Scripture. First, mga kapatid, yung purpose ng kanyang letter, makikita natin kung paano nagsimula. Very polite ang pagka-intro dito ni Apostol Pedro, mga minamahal. Ito po ay yung mga tunay na mananampalataya na tinubos din ng Panginoon mula sa kanilang pagkamakasalanan, elect according to the foreknowledge of God doon sa chapter 1, verse 1 ng 1 Peter. Ang mga mananampalataya na minahal ng Panginoon, bagamat hindi sila nararapat mahalin, in-address sila ni Apostol Pedro na beloved. Yan po agad. Para sa opening ng new section ito ng chapter 3. So Peter reminds his readers that he prized and valued them. He lets his heart go out to them and draws their hearts to him. Pinakikita ni Pedro kung gaano sila kahalaga. Minamahal sila. Hindi lamang ni Pedro, mismo ng ating Panginoon kung paano sila ay iniligtas. Mga minamahal, yan yung pagka-address niya kagad dito. I now write this second letter or epistle. Ito pong expression na ito, pagpapatunay, na siya po ang sumulat ng una at ito ngayon yung ikalawa. At the same time, mga kapatid, addressing same person.
minamahal. Sinulat ko sa inyo nung una, nais kong ipaalala para sa pangalawang sulat na ito. Addressing same person. Ito yung mga mananampalataya na scattered from anywhere mula po sa kanilang matinding suffering sa panahong iyon. Dito, makikita natin, alam ni Pedro yung halaga ng scripture, kaya dapat silang paalalahanan. Walang ibang pinakamahalaga sa buhay Kristiyano, kundi una ay ang salita ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Sabi dito, dahil sa verse 1 again, na po, ikalawang sulat na ito na isinulat ko sa inyo. At sa dalawang, ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip. Ginigising. To stir up. Ang tanging banal na scripture o banal na kasulatan, mga kapatid, the Holy Scripture, ang pinaka-instrumento para gisingin yung diwa ng mga tinawag ng Diyos upang sila ay lalong maging o namamuhay ng may katapatan. Hindi tayo pwedeng makapamuhay ng may katapatan sa Panginoon kung tayo kakapusin sa karunungan mula sa Scripture. Sila noon na lumalaban sa matinding suffering ng buhay, temptation, sin, kahit tayo ngayon sa anumang mga aspeto ng buhay, sa pakikipaglaban natin, exposure sa mundong ito, hinding-hindi tayo magtatagumpay kung kakapusin tayo sa karunungan na kinakailangan natin mula sa banal na salita ng Diyos. At yun ang magbibigay sa atin ng pagpapasigla upang makita natin lalo ang kabanalan ng Diyos. Alam nyo, napakahalaga kahit kahapon sa prayer meeting. Every Saturday, napakahalaga ng gawain. Running yung aking Christian life ay mula po, let's say, 1990 or 1980s, mga 86, 87. Consistently sa awa ng Diyos. Wala akong nakitang pinakamahalaga sa buhay Kristiyano. Hindi. Manatili tayo, mag-abide tayo sa salita ng Diyos, sa fellowship ng mga kapatiran. Napakahalaga. Marami tayong struggle sa buhay everyday, pero pagbalik mo sa church para makapakinig ng salita ng Diyos, hindi lang refreshing siya, sanctifying ng ating soul. Napakahalaga. Now dito, upang sila ay maproteksyonan against po sa anumang pollution na kanilang kinakaharap at nasa kalagitnaan nila. So, dito mga kapatid, Peter stood in need of being often stirred up and be reminded over and over again. No, pagdating po sa karunungan sa scripture, because the apostle educate his audiences about the importance of the scripture. Also mga kapatid, the scripture is the inspired word of God, verse 2. Tignan natin. Na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Kompleto eh. Banal na propeta. Ipinahayag ng Panginoon. So dito, because the scripture is inspired word of God. Inspired. Bakit? Una, sinariwa niya yung salita ng Diyos from Old Testament being revealed and prophesied by the holy prophets. Ang mga propeta ay alam nating hindi sila nagsalita sa sarili nila. Ang mga propeta noon ay nagsalita sila na inilagay ng Diyos sa bibig nila ang mensahe ng Panginoon. At ang mga propeta, mga kapatid, ay mga mensahero ng Panginoon during Old Testament. Kung ano ang mensahe ng mga prophets, yung ultimate message ng mga prophets ay repentance, and trust in the Lord, and then trust in His promises, obey His will. Yun yung mga messages ng mga prophets. Magtiwala sila sa paparating na pangako ng Diyos na tagapagligtas.
No, iniligtas sila ng Panginoon. Yun po ay pagdating ni Christ. Usually, mga prophetic ang kanilang mga messages din sa pagbabalik o pagdating ni Christ. Hindi lamang yun, inilevel yung bagong tipan from Old Testament. Makikita natin, tignan natin, dahil sa bagong tipan, sabi rito, at ang utos ng ating Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol, na maliwanag ito, utos ng Panginoon. Ang utos na hindi kung saan man galing, hindi galing sa tao, pero dito makita natin, from the Lord and Savior. Mariin yung pagkakasabi ni Apostol Pedro dito, na yung salita ng Diyos ay hindi na isinulat at ibinigay sa mga propeta, ay hindi po mismo galing lang sa mga propeta. Ito ay galing mismo sa Panginoon at tagapagligtas. Inspired. Word of God. Napakahalaga. At hindi lamang yon, aside dun sa prophets, sabi rito, given by us, the apostles, na po, ibinigay sa amin bilang mga apostles. Alam ni Apostol Pedro at nakilala niya si Christ doon sa transfiguration na binanggit niya sa mga naunang talata sa chapter 1 at doon sa experience niya doon sa bundok na yon sa Matthew 16:19 na mismo si Jesus Christ nagbago ng anyo at inihayag mismo ni Christ kung sino siya in the eyes of this apostle. Kaya nahayag talaga yung pagkapagiging Panginoon, Messiah, Lord, God ni Christ kay Peter. Kaya nakita niya dito ang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung scripture ang tinutukoy, both Old and New Testament, galing sa Panginoon. That they should be mindful of the words of the Lord, both Old and New Testament. And so the Lord and Savior, Peter, double designation, emphasizes that Jesus is both Lord and Savior. Na yung commandment na yon ng Panginoon ay inspired Word of God. Napakahalaga nun. Yun yung tanging foundation ng buhay ng iglesia ng ating Panginoon. Yun yung tanging kalasag ng buhay ng mga mananampalataya noon man at ngayon. The word of the Lord. Being preached by the prophet, revealed to the apostles by the Lord Jesus Christ. And so Peter, very clear sa kanyang sinabi dito, na inspired and authoritative word of God yung gusto niyang tukuyin dito. Peter knew the importance of reminding his readers of the scriptural message both received from Old Testament and also doon sa contemporary no po, time nung nandun siya kung saan ito'y galing sa Panginoon. Clearly mga kapatid, nandun po yung lubos na centrality ng puso ni Pedro doon po sa salita ng Diyos, inspired word of God. Wala na si Christ sa tagpong ito. Siya ay nag-ascend na to heaven. Pero mga kapatid, nakikita natin, buhay na buhay sa kanila ang mensahe ng ating Panginoon na tinanggap nila mula sa Old Testament, the prophets, at kay Jesus Christ. Buhay na buhay. Sa atin ngayon, si Christ physically wala. Pero kung paano si Christ nagdudwell sa ating kalagitnaan? Through His Word. Malalaman ninyo ang isang tunay na church, biblical preaching, ipinipreach ng maliwanag sa inyo na ang salita lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang dapat na maging sentro ng ating buhay, isip, pagkatao, pagsamba, ang ating pakikipag-ugnayan. Saan man, kanino man, at anumang pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Yun yung dapat. So significantly, Peter saw this authority invested to the apostles, not in him alone, kundi mismo, mga kapatid, kasama ng mga apostles din na tinawag ng Panginoon. Ano ngayon ang makikita natin dito? Ang tunay na mga mananampalataya noon man at ngayon, tunay na tinawag ng Diyos, kaya sila merong katatagan, naroon po yung malalim nilang
pagmamalasakit saan? Sa salita ng Diyos. Malalim na pagmamalasakit. Yung kanilang deep concern at yung kanilang love. Ang sentro at ang foundation nito, ang salita ng Panginoon, si Christ. Yan po yung makikita natin. Kailangan nating hindi lamang simpleng basahin ang salita ng Diyos, i-memorize ang salita ng Diyos, kundi pa paano? Sa tulong ng banal na Espiritu, habang tayo ay sabihin na nakikinig, nagbabasa, kailangan po meron pong pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay, bagay na hindi natin kaya, beyond our control, beyond our abilities. Ipaunawa sa atin yung nababasa natin kung sino yung dapat nating makita doon at makita rin natin yung ating sarili para lalo tayo sa Kanya mag-rely, sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo lubos manangan, hindi sa sarili. Kailangan nating makita yung ating pagkamakasalanan at kabanalan ng Diyos. Kailangan yon. Kailangan nating makita na ang tanging kaliwanagan at tanglaw sa buhay natin, walang iba kundi salita ng Diyos. Yun yung dapat na pakamahalin natin. Yun yun mismo. Kung hindi yun ang mangyayari sa atin, tayo rin, gaya ni minsan ng mga apostles na nakalilimot, mangyayari sa atin yon. Sabi po ng isang commentator, yung tendency to forget is always there. Sabi po, a man said to me, I have a good memory, but my problem is that my forget tree is even better. Yan yung malaking problema natin. Ito'y pinatunayan mismo kahit si Simon Peter kung paano. Kasasabi lang siya kanya ng Panginoon, Peter, eto tandaan mo, bago makatilaok ang manok, tatlong beses mo kong itatatwa. Nawala sa isip agad yun ni Peter. Pero nang naitatwa niya ang Panginoon sa ikatlong beses, naalala niya, nung tilaok ng manok, naalala niya ang sinabi ng Panginoon. Nakita niyo yung human frailty. Nakita niyo yung ating fragility. Madali lang tayong makaunawa pag nariyan, pero pag tayo mo at pupunta ka lang sa CR, nalimutan mo na ipinangaral. Nagbasa ka saglit, pero pag tayo mo at nagbukas ka na ng cellphone mo, nakalimutan mo na. Ganun katindi tayo. Kaya kailangan nating makinig ng gusto, magbasa lagi ng salita ng Diyos, lagi mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan natin yon. Tayo rin ay gagaya ng mga taong lutang ang pag-iisip sa maraming pagkakataon. Kahit tila kayo narito kung minsan ang isip nyo ay naroon na agad sa mall. Naroon na agad sa inyong mga gawain mamaya. Kailangan matapos ng maaga ang preaching. Marami agad akong magagawa. Marami kayong makakadeals marahil. Samantala Sunday, dapat ang focus ng iyong puso't isip, bago ka pa lamang pumunta sa church, ikaw ay nasa Panginoon. Iisang tabi mo ang lahat ng mga schedule mo, harap ka sa Panginoon. Sunday. Isn't enough just to quote verses from the scripture, nor even memorize from the passages of the Bible. Kahit pa natin to i-meditate day on night, kung hindi rin tayo sasamahan ng banal na Spirit, eh hindi ho tayo tunay na matututo. Kaya kailangan po, hindi natin pwedeng i-discount yung ating mga effort. Pero hindi dahil sa effort mo. Kahit po ang ating pagkalago, pagkatuto, galing pa rin yun sa biyaya ng Diyos. Eh kung yun nga mga kapatid, nakikinig na tayo ng salita ng Diyos, nakakalimot pa. Eh yung pa kayang hindi nakinig. Yun nga nag-aaral ng salita ng Diyos, nakakalimot pa. Si Pedro nga, harapan ng sinabi, nakalimot pa. Ikaw pa kayang hindi mag-aral? Eh, huwag mong sasabihin mahusay tayo. Kung hindi naman tayo nakikinig. Huwag nating sasabihin matatag tayo. Kung yung puso natin ay wala talaga sa salita ng Diyos. Walang matatag. Kung hindi tayo, una, nakapundasyon sa salita ng Diyos. Ikalawa, samahan ng banal na Espiritu.
Ikatlo, yung biyaya niya ang siyang sumustay na sa atin. Walang matatag. Wala. Walang magtatagumpay. Kaya, ano pa ang gagawin natin? Kung sa kanya naman pala lahat, mas lalo tayong magsipag. Anong sabi dito? Gusto ko kayong paalalahanan. Yung halaga nun, yung halaga. Now, brethren, realize the importance of the scripture. Hindi lamang sa sarili niyong pag-aaral, kundi yung pagdalo sa fellowship sa church. Yun yung napakahalaga. Po, mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos during online o saan mang mga ano, pero yung ikaw ay physically nariyan, mahalaga yun, napakahalaga. Walang katumbas. And so, naroon mga kapatid ang pagsama sa atin ng Panginoon upang tayo ay lalong tumatag, preparing doon sa pagharap natin sa mga manlilibak. Lagi, sa araw-araw, marami tayong na-encounter na mga manlilibak. Eh kung hindi ka maging matatag doon, makapagsasapukin mo na lang yung mga yon. Lalo kung nakita mo sa katon, medyo manipis katawan mo, kayang-kaya kita. Di ba? Eh ngayon, pag di mo kaya, tsaka mo sasabihin, Lord, tulungan mo po ako. Ibang klase, di ba? Minsan may ganun tayo. Madaling tumantya. Mas malaki ka sa'yo. Di ba? Eh kung mas malaki sa'yo, Lord, kayo na po, bahala. Madaling sabihin ng pananampalataya kapag hindi mo kaya. Pero pag kaya mo, wala kang pananampalataya. Kaya mo eh. Pero hindi kasi yun ang usapin. Paano tayo magre-react sa battle natin sa buhay? Paano tayo magre-react? Yun yung pinakamahalaga. So here mga kapatid, yung halaga ng scripture, dapat nakita natin to. Kung nakita ito ni Pedro sa panahon nila, lalo natin itong makita na kung meron man tayong pag-uukulan ng lubos na panahon sa buhay natin bilang mga mananampalataya, lalong matuto at pakamahalin ang salita ng Diyos. Preparing doon sa mga pabigat na laban ng buhay. Verses 3 to 7, makikita natin, believers needed to be prepared to face against scoffers while waiting the Lord's return. Verse 3, first, makikita natin dito, the scoffers. Number one, the scoffers. Sino ba itong mga ito? Ano ba itong mga taong ito? Now, from the scoffers, makikita natin, formerly or previously false teachers, now Peter turned his thoughts to the mockers. Ito po yung mga manlilibak. Ito yung mga nanunuya. Scoffers, sa Greek word mga kapatid, mga mockers talaga sila. So yan ay binanggit din ni Jude 1:18, na kung saan ito po ay mga taong ang ginagawang katatawanan yung kabanalan. Kung ano ang katotohanan, kung ano ang tama, kung ano ang katuwiran, kung ano ang tungkol sa Diyos, katatawanan sa kanila yon. Ang totoo, eto na tayo sa mundong ito. Ang lahat halos ng mga tao sa labas, pinagtatawanan nila ang prayer, ang pagkanta, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, katawa-tawa sa kanila yan. Kabagot-bagot, boring, sasabihin nila, walang kwenta yung pag-aaral na yan. Yan ang makikita natin. Kung sila noon, may nakikita na silang ganon, mas marami na sa ating panahon ngayon. Ganong katindi yon. At ang pinepenalize ngayon ay yung mga namumuhay sa katotohanan. Pagka nag-preach tungkol po sa holiness, pag nag-preach tungkol sa morality, yun na ang ikukulong. Kaya ito, matindi ito. Yung panahon nila noon, medyo slight pa yun. Yung panahon natin ngayon, mas matindi. Now, ito po yung mga scoffer. Peter told to his readers that the scoffers will come. This is the first thing to know. Sabi nga nun, first. No, yan po yung gustong sabihin. Kung meron man dapat pang isa sa i-consider para lalong mag-aral ng salita ng Diyos, dahil meron pong mga manlilibak, isa sa matinding laban natin sa buhay Kristiyano.
aside doon sa matinding laban natin sa buhay Kristiyano, within ourselves, yung puso natin. At maging outside from ourselves, marahil ito yung mga anumang mga sabihin nating pahana ng Diablo. And next, outside the church. Yan po yung makikita natin. Pero, sabi ni Peter dito, first, knowing this as among the first, the most important thing to be added to for believers, mga kapatid, to know. Eh, may paparating na matinding laban. Sa buhay Kristiyano, huwag tayo mag-expect ng warm welcome sa mundong ito. O sabihin natin, friendly welcome sa mga kulig ninyo. Sa offices, sa school, huwag kayo mag-expect doon. At ang mahirap, o totoo, ganito. Kung minsan, pag ikaw ay namuhay bilang Kristiyano, ang pakiramdam mo, solo ka sa mundo. Lalayuan ka. Ay, nako, banal yan. Hindi yan pwede. Eh, ganun yan. Maski noon, naranasan namin yan. Pero inyo, papasok ako nun sa trabaho, meron sasalubong sa akin. Eh, yung tao na yun, ang taba. Sorry. Ang taba niya talaga. Ang laki nandyan. Bubungad siya dun. Pagpasok nyo pa lang dun mismo sa pintuan, ganyan. Hallelujah! Gaganun na yun. Titingin ngayon lahat ng mga kasama namin sa kanya, sabay titingin sa akin, tawa na ng malalakas. E di para kang binuhusan ng napaka anumang tubig doon. Dahil lahat sila ay nakatingin sa'yo. E bago pa yon, kahit ang mga kapatid ko nun, sorry kung nanonood sila yung iba. Oh, padre! Pabless! Harapan yon. Tawanan ng mga nakapaligid. Wala kang magawa. Eh, ang problema, hindi lang minsan yon. Alam mo, pag inabot mo sila naroon, gaganunin ka nun. Wala kang kalagyan. Eh, yung mga sample ng mga manlilibak noon at ngayon at nagpapatuloy. But believers should not be surprised to face these mockers, yung hostility ng mundong ito. Hindi ho tayo dapat ma-shaken. Hindi ho tayo dapat matakot. Hindi ho tayo dapat marathel. Hindi ho dapat tayo magkaroon ng ano bang troubled. Pag alam natin merong mga manlilibak, ihanda mo na yung sarili mo. Sinabi na ng Bible yan eh. May manlilibak talaga. Pero wag mo na ma-rebukein. Lumayas ka, Satanas! Nako po, lalo mong pinalala. Hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. Kung natutunan mo dati yon, talikuran mo yon. Oo, sinabi yon ng Panginoon kay Peter. Kasi alam mismo ng Panginoon na yung kaisipan na sinabi ni Peter ay hindi galing sa Panginoon kundi kay Satanas, pagkontra sa plano ng Diyos. Pero tayo, wala tayong karapatan na sabihan natin yung kapwa natin o mahal natin sa buhay na nilibak tayo. Lumayas ka, Satanas. E di parehas lang kayong nilibak doon. Hindi yung ganon. Di ba? E kung ganon pa rin ang inyong pananaw, e baguhin nyo na yun. E sa puso mo, kaya mo sinabi yun dahil may galit ka rin sa kanya. Ha, Satanas, lumayas ka. Pero piniisip mo, siya yung Satanas. Palusot ka lang. Pero hindi kasi ganun yun. At hindi yun sinabi dito. Sa instruction na ito, kailangan natin maging handa. Kung paano maging handa, kailangan ma-equip tayo ng scripture. Kailangan matutunan natin, na-expect natin, meron talagang ganyan. At kung paano, mga kapatid, sinabi naman ni Peter sa bandang huli, sagutin natin sila ng merong malumanay lang na pagsagot. Sa huli, bandang huli sinabi yan. Pero ikalawa na makikita natin dito, aside doon sa scoffers na sinasabi, time of coming ng mga scoffers na ito. Sabi na, will come in the last days. Maliwanag po yan doon sa verse 3. Knowing this first, that scoffers will come in the last days. Ano po? Walking according to their lust. Pero yung panahon muna, in the last days. Kailan ba ang last days sa scripture? Ang last days nagsimula, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit. Nagsimula na ang last days. Actually, sa scripture, nung bumaba si Jesus Christ, fulfillment ng lahat ng prophecy from Old Testament.
At doon makikita natin nung bumaba yung Holy Spirit na sinabi doon sa aklat ni Prophet Joel in the last days. Kaya nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, naroon na yung last days. At kailan to lumitaw ang mga scoffers na ito? Kahit po malayo pa o wala pa yung first coming ni Christ, nandun na rin po yung mga mockers na ito. Nandun na sila. Minamak nila ang salita ng Panginoon, yung mga propeta ni Balaam at mga propeta ni nung mga propeta doon sa panahon ni Elijah. Naroon po yun eh. Kaya kahit saang panahon, nandun po itong mga manlilibak na ito. Yung mga ayaw sa Panginoon. Isa yan sa matinding laban natin sa mundong ito. Now, pero in the last days, kung bakit binanggit itong in the last days na ito, mas titindi, mas magiging marami ito, at mas hayag na hayag. Hindi nila tayo katatakutan, mga itong taong to, heartless ito, walang conviction ito, hayagan ito. At ito mabigat, sabi ni Christ, kahit within the family, yung mga kapamilya natin na hindi makakilala sa Panginoon, at alam natin, mas highest ang kanilang authority, kuya, ate, kahit magulang, makakaranas tayo na, ng ganito kung sila ay mas mataas ang di hamak ang masasabi nating age sa atin. But in the last days, titindi ito mga kapatid. Sinabi yan ni Pedro, sinabi rin yan ni Pablo, at maging sa kay Apostle John, sinabi rin po yan mga mockers na yan. At si Jude, sinabi din. Kakailangan natin talagang paghandaan, seryosong laban. Yung iba bumibigay. Anong ibig sabihin ng bumibigay? Bumibitiw sa pananampalataya dahil sila ay minamak. Wala na kaming magawa eh kasi mawawala naman kami ng trabaho at saka kaibigan kung hindi kami sasama sa kanila. So if we can beat them, join them, yun na lang mangyayari. Diba? So knowing this verse, sabi po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo una dapat ma-surprise. So, anticipate this. Also, dapat ready tayo. Ready tayo. So, darating ito at lalala ito just before Christ na po return. Itong mga scoffers na ito will come first upang atakihin at i-demoralize ang church at ang bawat mga mananampalataya sa anumang kaparaanan. Tayo yung gagawin nilang object of ridicule. Ganon katindi yun. And number three, ano ang mga characteristic nila. Na po, they were characterized as walking according to their own lust. So they walk after their own lust, following their evil devices and desires, kung ano man mga carnal affections at dictates ng kanila mga sariling mga damdamin na sila mismo ay deceived at sila ay ready pong makapanakit ng mga puso't isip ng mga tao. Wala silang i-consider. Kahit pasabihin nilang pamilya nila yan, eh so what kung mapahiya ka? Wala kaming concern sa'yo. So ito yung matitigas na mga puso ng mga tao na pinapaalala sa kanila noon at maging sa ating ngayon, ang problema ng mga taong ito, hindi lamang po intellectual problem. Ang problem nila mga kapatid is because their heart is unregenerate. Hindi nila o hindi sila nakakilala sa Panginoon. Kaya saan mo ilelevel at titignan ang mga ganitong klaseng tao? Ang unang-unang titignan mo sa ganitong klaseng tao kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Kung hindi nila nakilala ang Panginoon, naroon yung kanilang pagkamuhi sa mga salita ng Diyos at sa mga taong panig sa Panginoon. Ayan po yung matindi nun. So kung hindi sila panik sa atin, galit sila sa atin, yun ang mangyayari. Aangat talaga at aangat dyan. So yan po yung mga kanilang character. And then hindi lamang yan, pang-apat, attacking the word of God. Verse 4. Tingnan natin kung paano umatake sa salita ng Diyos. At magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buwat pa nang mamatay ang ating mga ninuno na natili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagyan. Mula ng pasimula ng paglalang, matindi ano? Atake sa salita ng Diyos. Alam niyo pa, from Old Testament, doon sa creation account, ang unang atake ng Diablo
against God and against His creation, especially sa mga tao, through the Word of God. Yan ang unang atake ng Diablo. Ang sabi po mismo roon ng Ahas, na Diablo, nag-anyong Ahas, totoo bang sinabi ng Diyos? Attacking the Word of God. Now here, brethren, kapag ka naka-encounter kayo ng mga ganong klaseng tao, huwag kayong makipag-debate sa kanila. Huwag kayong makipagtunggalian ng anumang klaseng ano. Huwag. Kalmante lang. Dahil nakita nyo na ang ganitong klaseng karakter, iniyahayag ng scripture. Isa sa matinding gawa ng Diablo, mga kapatid, pag-atake sa salita ng Diyos. At ito yung gagawin niya hanggang sa huli. Ang sabi rito, nagbibigay siya ng pagdududa at sinisira niya yung integrity ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang promise. Where is the promise of His coming? You see that? Where is the promise of His coming? Alam niyo po, yung pagdating ng Panginoon, magyayari na seemingly delay in the eyes of the world. Seemingly delay. Pero yung Panginoon, hindi kahit kailan man delayed yung kanyang kilos. Pero in the eyes of the world, tila na delayed. O di ba darating? Asa na? Asa na? Yan po yung mangyayari. So yung mga scoffers na ito will base their message on the idea that things have always been the way they are right now. Na kung ano yung ginawa ng Diyos at kung ano yung creation from the very beginning, eh ganun pa rin naman. Na po, iniisip ng mga scoffers na ito ay mismo pag-atake nga nila sa mga Kristiyano na yung kanilang pananampalataya ay in vain. Walang kwenta yan. Kasi ang tinitignan lang nila yung ngayon. Pero ang totoo, ito mga scoffers na ito, kaya nila nagawang atakiin ang salita ng Diyos, narito po yung tinatawag verse 5, letter B, willfully forget the Word of God. Aside doon sa under po, yung number 4, attacking the Word of God, na po, doubting His promises, and then willfully forget, letter B, verse 5, tignan natin. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. You see that? They willfully forget the Word of God, that through the Word of God created the world. Yan po yung maliwanag doon. Na mismo, yung paglikha po sa buong mundo mula sa pasimula ay hindi po isang fairy tale lamang. Hindi isang istorya lamang na gawa-gawa. Yung katuruan tungkol sa creation, foundation yon ng buhay ng buong mundo, ng pananampalataya ng Kristiyano, ng buhay ng bawat individual, ng ating relasyon sa Diyos. Yun yung halaga ng Genesis. Kung paano nilikha yung mundo, mga kapatid, created by His Word. At yun po ay foundation. Pag binura nila yon sa kanilang isipan, wala kang giya sa buhay na ito. Sana nakita nyo yung halaga. Kung kayo, mga teachers, magtuturo kayo ng Genesis, hindi nyo ito ituturo na gaya lamang ng mga kwento. Ituro nyo ito bilang foundation. Ang Genesis, foundational book. Hindi lamang po ng ethics, hindi lamang ng morality, most of all, mga kapatid, spirituality. Pag hindi mo nakita ang foundation ng buhay, ng mundo, ng lahat ng bagay mula sa Diyos, sa Kanyang salita, tapos na. Hindi mo papahalagahan ang Biblia. Pero ganun yung mga mockers. Kasi hindi nila nakita yon, kinalimutan nilang sadya. Willfully forget. Yun yung dapat na hindi mangyari sa atin bilang mga mananampalataya. Kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos upang tumibay yung ating pagyakap sa salita ng Diyos, na yung salita ng Diyos ay hindi simpleng salita ng mga propeta. Sila'y pundasyon ng ating buhay, ng ating pagkatao, ng ating pananampalataya, ng ating relasyon, ng bawat pamilya.
pundasyon sila. Di sila pwedeng sirain. Hindi sila pwedeng kalimutan. Yun yung giya ng ating buhay, salita ng Diyos. Pag kinalimutan natin yon, madaling-madali tayong una matangay, pangalawa bumigay, pangatlo tayo rin ay mapahamak. Kailangan natin ang salita ng Diyos, pundasyon ng buhay. You see Christ kung paano nagtagumpay doon sa temptation against Satan mismo. Diba? Si Satan mismo. Against Satan himself. Tinukso niya si Christ, pero ginamitan siya ng straightforward na salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos. So, bawat mga Kristiyano, ang pinakamalalim na dapat na kanilang affection ay nasa salita ng Diyos. Hindi kayo umaattend o tayo para magpalipas lang ng oras. Huwag niyong gagawin yon. Sayang yung oras nyo. Sayang. Sayang in a sense na dapat natuto tayo. Kaya tayo narito mga kapatid para makita natin yung halaga ng buhay natin na ang tungtungan lamang natin sa buhay na ito, salita ng Diyos. Yun yung pundasyon nating lahat. At yung salita ng Diyos, vote all the New Testament. Salita ng Diyos. So the history of creation is the foundation of Christian faith and even our behavior. But if they willfully forget even God's creation, His judgment, at lahat pa mga kapatid, of course, kapahamakan yan. Yan po ay doom. All people who forget, willfully forget the word of God, subject for eternal doom. Next pointers, makikita natin, aside doon sa willful forget, letter C, verse 6, denial of judgment during ancient world. Verse 6, hindi lamang po willful forget, dinideny nila yung judgment ng Panginoon sa ancient world. Verse 6, nasa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Denial. Ang mga scoffers, mga kapatid, dahil sa kanilang hindi masasabing innocency sa scripture, no, hindi yun ang level nila. Ang level nila ng mga scoffers na ito ay foolishness. Foolishness. Hayag ang katotohanan, tinatanggi. That's foolishness. Sa scripture, hayag ang katotohanan ng Diyos, tinatanggi nila, foolishness. Yung level ng foolishness nila, napakalalim. Inaatake nila ang akala nila yung mga tao na sumasamba sa tunay na Diyos ay magigiba nila. Hindi nila alam ang pag-atake nila sa mga mananampalataya ay pag-atake mismo sa Diyos. Hindi nila alam yun. That's foolishness. Pero nasabi rito, denial ng judgment ng Panginoon from the ancient world. Now, from creation, yung nilalatag ni Peter sa kanila, you see yung foundation ni Peter. Very clear. Old Testament. From creation, doon po sa judgment, doon sa flood. Judgment. Okay? Napakahusay ng latag. So, through water being held together by the word of God, but, mga kapatid, anong nangyari? True flood also wiped the ancient world where all people, unbelieving people, perish. Na akala nila sa ganung bagay lang ay napakadali. Mabuhay sa sarili nila, nadaya sila. Pero yung unang mundo nga, anong nangyari? We wipe out ng Panginoon. So remember this, to deny these things, yung mga katotohanan na yon from the scripture, from all the Old Testament, also undermines the very foundation of our faith. Therefore, mga kapatid, one should scoff at God's promise. No one should scoff at God's promise that He will make it different once again. No, walang sino man makapanglilibak sa salita ng Diyos pag nakita nila yung katotohanan. Biruin mo yung unang mundo, ginunaw ng Diyos.
eh kinalimutan na yon ng marami. Pero hindi mo kayang libakin ang katotohanan ng Diyos dahil nangyari yon. Sabi po ng mga scientists, isa sa katotohanan na yung unang mundo ay ginunaw, nakakuha sila ng mga shells sa ibabaw ng matataas na bundok. Shells. Sasabi ng mga scientists, imposibleng nangyari yun doon at dinala pa yun ng mga tao doon. Yung mga shells. Isa yun sa kanilang mga pinagbabasihan sa kanilang physical. At alam din natin, mga kapatid, hindi kayang itanggi sa salita ng Diyos ang mga nangyari. Okay. So, ito po, mga kapatid, ay very clear sa salita ng Diyos. So, lesson, the Holy Ghost, mga kapatid, told us by the pen of Peter that it would be so. And now, we saw how truly he wrote, kung paano mismo napakahalaga ng salita ng Diyos. Sadly, today, kahit mga Kristiyano, excuse me kung ikaw isa doon, sa ignorance sa scripture, we willfully forget na yung Old Testament ay foundation na ng pananampalataya ng Kristyanismo. Kung ikaw ay isa doon na hindi mo nakita yung halaga ng Old Testament sa kasalukuyan ngayon, may problema ka. May mga churches na ang pinapangaral lamang po laging New Testament kasi yung Old Testament daw obsolete na. No, hindi lahat doon. Pag pinag-usapan yung creation, foundation yon. Doon lahat nagmula sa Genesis na yon. Makikita mo doon yung halaga ng family, doon mo mahalaga yung relationship, doon mo rin makikita yung halaga ng gender, doon mo rin makikita yung halaga ng trabaho, doon mo makikita halaga ng ethics, doon mo makikita halaga ng genealogy, doon mo makikita lahat yon. Most of all, doon mo makikita ang spirituality. Pag humiwalay ka sa Panginoon, papunta ka sa walang hanggang kaparusahan, doon nagsimula makita mo yung sin. Doon mo makikita nagsimula yung death. Doon mo rin makikita yung curse. Doon mo rin makita yung judgment. Lahat naroon. From Genesis account. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na yung Biblia yung pinabasa yan. Napakahalaga. Tingnan nyo ang tao na walang giya sa buhay, wala yung salita ng Diyos, gagawin niya ang gusto niyang gawin sa sarili niya na akala niya ay tama. Walang giya eh. Wala pong timon na gaya ng isang barko o bangka kung saan siya pupunta na nararapat. Pero wala siya kasing giya. Wala yung salita ng Diyos sa kanya. Gagawin niya yung gusto niyang gawin. Walang katatakutan. Napaka-irresponsable. Walang pinagmamalasakitan. Walang accountability. Wala lahat. Buhay ko to eh. Pag wala po yung pundasyon ng salita ng Diyos, saan ka patungo? Ano ang direksyon ng buhay mo? Pag-isipan mo ng malalim ito. Hindi biro ang mabuhay sa mundo. Hindi ka pwedeng sumabay sa agos ng mundong ito na nakikita mo lang. Kailangan mong tignan yung matibay na pundasyon kung saan ka kakapit upang doon ka magkaroon ng katatagan at direksyon at kahulugan ng buhay. Kung hihiwalay ka sa salita ng Diyos, saan ka pupunta? Saan ka papadparin ng iyong direksyon, ng iyong mga layunin, ng iyong mga kagustuhan, ng iyong mga pleasure, ng iyong desire, ng iyong plano? Saan ka pupunta? Sigurado ang kapahamakan. Kung wala sanang judgment mula pa lamang doon sa Old Testament, we are free to do anything we want kung walang judgment. Pero may judgment from Old Testament. Meron eh. Lalo itong nagliwanag doon sa cross of Calvary na merong judgment talaga. Hindi ba mas maliwanag yon? And so number 5, the prophecy about the coming judgment, verse 7. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na ilalaan sa araw ng paghukom
at sa paglipol sa masamang tao. Grabe, mga kapatid. Ginamit din ni Apostle Pedro yung salita ng Diyos na nag-iingat from creation at the same Word of God ang nagpipreserve sa mundong ito. Saan patungo? Melting through the fire. Judgment. Saan patungo ang mundo natin ginagalawan? Saan patungo yung buhay natin mula rito? Ano ang tinatanaw mong mahalaga na paparating sa buhay mo? Sana nakikita natin to. Mga kapatid, first, yung prophecy makikita natin dito about the coming judgment. Number 5, nakikita natin. First, yung halaga pa rin ng salita ng Diyos, preserving the Word. Na po, through the Word. Preserving the world through the Word. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan. Iniingatan. Kung yung buong mundo na nilikha ng Diyos, hindi niya pinabayaan at hindi niya pababayaan, being preserved through His Word. Same thing with us. Yung buhay natin na makasalanan at ngayon ay tinubos ng Panginoon through His Word, through His Gospel. Iniingatan tayo ng Diyos through His Word. Iniingatan tayo ng Diyos. Kaya tayo na preserve against enemy, against temptation, against sin, against the devil, and against the world because of His Word. Kaya tayo naingatan. Pabayaan mo yung salita ng Diyos, bagsak ka, bagsak ako, bagsak tayo. Wala tayong magpapala. Pero, mga kapatid, huwag natin kakalimutan na yung transition from here towards eternity, merong judgment. Sabi dito, through the fire, na po, iniingatan para sa apoy. Naka-reserve ang mundong ito para sa mas matinding judgment. Kung noon by flood, this time by fire, matindi yun. Hindi rin natin kayang tanggihan yung global warming. Pero uy, may good news. Recovering yung ozone layer. Pero pumihit na rin ang panahon. Dati yung tag-ulan ay nasa pagpasok lamang ng kalagitnaan ng May. Hahangin na si habagat para magdala ng ulan. Pero pumihit na. Narito na tayo pagpasok pa lang ng taon. Bumubuhos na ang ulan. Pumihit na siya. Nasira na ang ating kapaligiran. Pero gayon pa man, mas titindi ang init. Sinabi ng siyensya. Na po, ng 10 degrees pa. Init ang iinit. Pero, hindi kayang tupukin ang mundo sa pamamagitan ng mga weapons at mga mass destruction ng mga tao. Kundi according pa rin sa plan ng Panginoon, preserve sila ang mundong ito. Lahat ng mga naroroon. Maliban doon sa mga individual na namamatay sa appointed time ng Panginoon. But the whole world, mga kapatid, magpapatuloy sila hanggang doon sa itinakda ng Diyos. Anong sabi rito? Na po, para sa pagdating ng apoy, inilaan sa araw ng paghukom sa paglipol sa masamang tao. Now, ito yung matindi rito na makikita natin. May paparating na judgment at nakapartikular dito for all wicked. First, of course, scoffers, unbelievers. Those who reject the gospel of Christ. Those who neglect the word of God in their whole and entire life. Pinabayaan nila ang salita ng Diyos. Sila yung mga taong walang malasakit kay Kristo na nag-alay ng buhay para sa sana sa kanila. Sila yung mga taong haharap sa mas matinding hatol. We do not know how and when. Pero ang isa sa pinakamahalaga, wala pa kasi tayo ron. Dapat ready tayo. Paano tayo maging ready? Bilang mga mananampalataya, ang ating gabay, patnubay sa buhay na ito, dapat nananatili tayo the Word of God. Walang ibang pwedeng maging gabay at patnubay sa buhay natin sa mundong ito as we preparing the Lord's return and facing these scoffers
mockers and enemies of faith in this world, maliban po sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang pinakamahalaga. Read it. Na po, study it. Na po, wholeheartedly love it, the Word of God. Yan po yung pinakamahalaga. Vote all the New Testament. Na po, yan po yung nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Yung immersion natin sa salita ng Diyos. Dito lang tayo magkakaroon ng malalim na communion with the Lord kapag yung kanyang salita ay ating inaaral ng buong puso. Kung kayo narito, isa sa pagpapakita ng respect sa salita ng Diyos, attentiveness, regardless sa inyong posture, siyempre pag attentive ka, you all eyes, hindi naman ibig sabihin nakahiga, o sabihin natin ikaw ay kung ano man, ang unang-una yung heart. Nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng salita ng Diyos, because God look at the heart. At the heart. Yun yung pinakamahalaga. Yung puso't isip natin na nakasentro sa Panginoon habang nakikinig ng kanyang mga salita, melting down yung ating mga sin, naroon po yung conviction ng sin, naroon po yung pagtawag sa Panginoon, "Oh, have mercy on me, O God, a sinner." Yun yung dapat. Nandun po yung laging longing to know Him more. Yun yung dapat, through His Word. Yung mga taong tunay na binago ng salita ng Diyos, ang mamahalin nila ng buong puso't isip nila, higit sa kanino man, higit sa anumang bagay, tandaan nyo ito, salita ng Diyos. Higit sa kanilang business, higit sa kanilang mga karir, higit sa kanino mang tao, gaano mang kaimportante yung tao na yon, higit niyang mamahalin ng Panginoon ng salita ng Diyos. Yun yung pinakamahalaga. Doon yung ngayon suriin yung inyong sarili. Sino ang pinakamahalaga sa inyo? Ano? Suriin nyo ngayon yun. Many years ago, in a Moscow theater, isang si Alexander Rotsebnev. Siya po ay gaganap sa role na Jesus sa isang sacrilegious play entitled Christ in a Tuxedo. Hindi ko alam kung ano po yun, pero yun lang nabasa. Sisigaw siya na, "Ibalik niyo sa akin yung tuxedo ko." Hindi ko alam kung anong klase, kasi yun lang nabasa. Pero alam niyo, siya'y nakakilala sa Panginoon. Kasi meron dalawang talata na pinabasa sa kanya from the scripture. At yun ay according dun sa aklat ni Matthew. "Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Nung binabasa niya pa lamang yun, at yun yung sasabihin niya sana, siya'y nagkaroon ng trembling heart, binuksan ng Diyos ang kanyang puso. At nakita niya yung pagkamakasalanan niya. At nung pagbukas niya doon sa tilon, iba yung kanyang sinabi, umiiyak siya. Nakakilala siya sa Panginoon. Si yung galaw ng Diyos, kahit yung salita niya, babaguhin niya ang isang taong makasalanan sa anumang panahon at pagkakataon. Yun yung salita ng Diyos from Old Testament. "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yung mga simple men sa scripture, mga kapatid, yung mga indifferent sa anumang mga bagay, tila parang mga innocent. Pero sila ay magiging wise. Wise to avoid and fear of the Lord naroon. Yun yung wise. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom." Yung mga taong nabubuhay dito na tira walang pakialam sa anumang mangyayari, gagawin lang nila ang gusto nilang gawin, pwedeng wise, pero pwedeng foolish. Pero kung isa ka sa binago ng salita ng Diyos, patuloy mong tatahakin yung landas na buhay na walang hanggan, na ang sentro ay ang Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, pinakamahalaga sa lahat, ang glory para sa Panginoon. Huwag natin kunin yung glory. Sa Kanya lamang yon.
For all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa huli, mga kapatid, ang mga unbelievers usually attacking the scripture, mocking the believers. Bakit? Simple ang dahilan. Kung ano ang kanilang pinaniniwalaan, makikita sa kanilang buhay. Kung ayaw nilang manalig kay Kristo, maging sa salita ng Diyos, ganun ang kanilang buhay. Kung ano ka, kung anong isip mo, kung anong landas mo, kung anong desire, kung anong pleasure mo, yun ka. You see, kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang iyong buhay. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo kayang takasan may judgment. Darating ang panahon, tapos na ang pagkakataon mo sa buhay na ito. At yun ay hindi mo kayang takasan, itinakda yun ng Diyos. Pero habang may pagkakataong nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, hanapin mo ang Diyos ng buong puso. Sapagkat yun yung panahon na binigay sa iyo ng Diyos. Mauubos yun at di mo kayang balikan at ayusin yung nakalipas na panahon. Yung panahon ngayon, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos sa buhay na ito, pahalagahan mo ito. Mahalin mo ng buong puso. Landasin mo ang buhay na walang hanggan mula lang kay Hesukristo. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Mahalin natin. Walang pwedeng liwanag tanglaw sa buhay na ito maliban sa salita ng Diyos. Unto Him, all the glory. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, isang pagdurog ito sa aming mga buhay sa iyong harapan. Hindi nyo lamang ipinakita ang aming kawalan, maging ang aming kapahamakan pag kami humiwalay sa iyong mga aral. Hindi lamang kami madadaya. Kahit kami ay mandadaya din, manlilibak din kami kung wala kaming pagkakilala sa inyo. Tulungan nyo kami, Ama. Pakamahalin namin ang iyong mga aral. Abutin kami ng iyong mga salita. Tulungan kami, Ama, na kung meron man kaming dapat at higit sa lahat, unahin at pakamahalin, maging focus at sentro ng aming buong pagkatao, isip at puso, ang inyong mga salita. Tulungan nyo kami, Ama, na sa paggising pa lang sa umaga, pagbalik ng aming mga ulirat mula sa pagkatulog, kayo na po ang maging sentro ng aming buhay. At bago kami mag-retire sa gabi, tulungan nyo kaming isang guni sa inyo maging aming pagpapahinga. At sa bawat minuto ng aming buhay, ang mga hakbangin namin kayo lamang ang siyang maging sentro. Dakilang Diyos, ingatan niyo po ang iglesyang ito. Wala ni isa man sa aming madulas pa sa anumang pandaraya ng kaaway. I-preserve kami, Ama, ng iyong katotohanan. Palagi naming maibigay ang pinakamataas na kapurihan sa inyo sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan. Salamat ng marami sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen.